Good day mga ka-Fixit! For today's episode ng Fixit Dennis Tutorials, we will be installing tint on our car windows mga ka-Fixit. Kaya't kung interesado kang malaman paano i-DIY ang pagtitint ng car windows, tumoto ka lang sa video na to. Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, dumating na kasi yung in-order kong tint mula sa isang online shop mga ka-Fixit. So, solar window film mga ka-Fixit. So, maglalagay ako ng link sa video na to, sa description ng video na to para malaman ninyo kung saan ko nabili ito. Around 200 pesos lamang po yung isang box niya. Ako ang kinakwento ko sa inyo to. So, ang ano nito, ang pagka-black nito mga ka-Fixit is 5%. Okay? So, I've already done this part mga ka-Fixit. Kung mapapansin ninyo, tinted na tong part na ito. Nag-try lamang po ako itint yung car windows natin, no? Para hindi na tayo magbabayad sa labor ng pagtitint. So, bumili na lamang ako ng tint. Then, ako na lamang ninagtint sa aking sasakyan para makatipid tayo sa labor cost. And anyway, masaya ako na nag-DIY sa sarili kong sasakyan mga ka-Fixit. Nasaludoan kita. Hey! Kaya kung interesado ka na i-DIY din yung sasakyan sa pagtitint ng mga windows, then para sa iyo ang video na ito. Itong pagtitint ng windows na gagawin ko dito sa aking sasakyan, hindi po ito professional na pagtitint ng windows, no? Ito ay DIY video lamang mga ka-Fixit. And I'm using only ordinary tools na makikita natin sa ating bahay. So dito kasi sa box na ito, yung solar window film, bukod sa tint na laman niya, may kasama lamang siyang ganitong klase ng tool. So, ito yung parang plastic scraper para matanggal natin yung soapy water kapag dinikit na natin yung film sa ating window. Okay? So, meron akong dalawa nito kasi dalawa yung binili kong box, no? Anyway, kaya dalawa yung binili ko kasi alam kong magkakamali ako sa umpisa, which I did yesterday. Will you please repeat it? Kaya meron tayong sobra, no? Then, mga lumang cards. Yan. Pantulak din and pang gilid-gilid natin para ma-insert natin yung tint and matanggal natin yung extra soapy water. Then ito yung ating soapy water. Any bottled can will do basta may sprayer. So ito yung sprayer ng alcohol. So yung soapy water nga pala natin, ang composition niyan is water and then lalagyan lamang natin siya ng Johnson's shampoo, yung baby shampoo mga ka-Fixit, kasi alam natin na walang masyadong chemical yon, so hindi siya makaka-damage ng any part of our window. Okay? So syempre meron din dapat tayong stainless steel blade. Stainless steel blade po mga ka-Fixit ang kailangan para hindi natin mai-scratch yung ating window pag pinuputol na natin yung film. Okay? Then syempre bukod dyan dapat meron tayong mga microfiber cloth panglinis ng ating window. Okay? So let's get to the procedure itself. Okay mga ka-Fixit, so dito naman tayo mag-i-install sa passenger side, right side ng ating sasakyan. So, let's prepare the window by cleaning it. On the inside and the outside of the vehicle. So, napaka-importante na malinis po yung window natin, no? Bago tayo mag-install ng car tint. So, syempre, any dirt and residue na may iiwan dyan will affect the final product or the finished product ng ating tint, mga ka-Fixit. So, maganda nga na naka-car wash yung sasakyan bago ka mag-tint, no? That's the most effective way para siguradong malinis yung sasakyan. Pero before the installation, ayan, linisin muna natin. Okay, so kapag ka malinis na mga ka-Fixit, let's get our tint. So ito yung natira nating tint kanina. Yan. So I think na-identify na natin nasan yung ano niya, no? Kung nasan yung part niya na yung adhesive part and the transparent part. So just to confirm, we will try to
check again para sigurado lang. Okay, mga ka-fixet. So, ito yung part na transparent part and then this is the tinted part, mga ka-fixet. So, kagaya na sinabi ko kanina, yung transparent part will always be facing us. Will always be facing the installer, mga ka-fixet. Okay? So, kagaya nito, dapat, yan yung transparent part nakaharap sa atin. So, i-anchor natin yung ating film dito sa ating window. Like so. So, yung ating soapy water, mga ka-fixet, ha? Apply generous amount. So kapag kabasa na ng soapy water yan mga ka-fixit, lalagyan na natin yung ating film. Papatong lamang natin yan sa ating bintana. Yan. Okay. So kagaya nga ng ginawa ko kanina, no? Pinantay ko yung babang part para hindi na tayo magka-cut sa baba. Okay. So importante na mayroong allowance pero hindi naman sobra, no, mga ka-fixit. Hindi sobra yung allowance natin kasi pag sinobrahan natin yung allowance, mamumroblema tayo mamaya sa pagka-cut mula sa loob pagka sobra. Okay? Yan. So since meron na tayong allowance diyan, mga ka-fixit, we will start cutting. So umpisa natin sa part na ito. Sa kanto. Ayan mga ka-fix it. Tapos i-discard na natin yung part na ito ng film. Ayan, ayoko magkalat. So dito muna natin siya ipapasok. Okay mga ka-fix it. Then pag sobra na yung part na yan, adjust natin yan para pumasok siya ng kaunti dito sa part na ito. Then dito naman tayo magka-cut sa kabila. So siguraduhin lamang na meron tayong enough allowance. Ayan. About 1/8 of an inch per side. So ayoko magkalat, dito muna yan. Okay. So kapag nakat na natin yung magkabilang part, left and right part, so i-adjust ko ulit yung ating film papasok dito sa kabilang part na ito. Yan. So alam natin na meron na tayong allowance sa magkabilang side ng ating film na kapag in-install na natin siya sa loob, pasok siya dun sa rubber grommets natin. Okay mga ka-fix it. So kapag na-adjust na natin ng ganyan yan, i-anchor lamang natin siya ulit ng maayos. Okay. And then tupiin muna natin siya. Again, this installation is angkop dun sa mga sasakyan na mayroong window visor or rain visor, no? Kagaya nito. Yeah, may rain visor siya. So mahirap mag-tint sa ganitong bintana, mga ka-fixit. So kapag natupi na natin yan, bababa lamang natin paunti-unti hanggang sa ma-expose natin yung pinaka-ibabaw ng ating window. Sara ulit natin. And i-anchor down natin ulit yung ating window tint dito sa baba. And then dito naman tayo magka-cut sa itaas, mga ka-fixit. Okay? Okay, mga ka-fixit. So, i-anchor ulit natin yan sa ating window. And ready to cut. Adjust muna natin tong part na ito.
para lumapat ulit siya sa ating window. Yan, bago tayo magsimulang mag-cut mga ka-fixet para pantay. Okay, then like so, pupunitin ulit natin yung part na yan. Then papantayin lamang natin tong part na ito mga ka-fixet. Again, very important, stainless steel blade para pantay yung iyong pagkakakat. Isa pang challenge ko dito mga ka-fixit, kita nyo naman ang hangin-hangin dito sa labas. Kaya medyo mahirap po yung installation process natin. Punitin na natin itong part na ito. Tapon muna natin dyan sa loob dahil ayoko magkalat dito sa labas. And then itong part na ito, ikakat din natin yan mga ka-fixit. Making sure na pantayan sa ating window as much as possible. Okay. So para mapantay natin yan mga ka-fixit, ang gagawin natin, iurong natin yung ating window film, naka-anchor naman yan, so walang problema. We will try to cut it at the right size. As much as possible, yung mga sobra-sobrang nakikita natin, papantayin natin yan. Be careful lamang when doing this mga ka-fixit na hindi makat yung iyong daliri. Yung mga konting imperfection okay lang naman, no? Kung okay lang sa'yo. Taas ulit natin yan. Anchor lamang natin ng maayos para hindi siya gagalaw pag kinakat na natin. Okay. Then dito naman sa part na ito, kung meron kang ruler, mas maganda. Pero ako hindi na ako gumamit ng ruler, no. I'm confident naman with my cutting skills. Alam ko na kaya kong pantayin kahit papano without using a ruler. Okay, mga ka-fix it. So, ang gagawin naman natin ngayon, i-anchor ulit natin siya sa ating window. Itatry natin siya ngayon. Subukan natin dito sa labas kung okay na siya. Okay, mukhang eksakto naman mga ka-fix it. So ready na tayo to install it on the inside of our vehicle. So ang gagawin natin preparation mga ka-fix it, i-anchor muna natin yung ating film dito sa labas ng maayos. Yan. Then prepare natin yung ating window sa loob. So again, preparation, punasan ulit natin siya one last time before the installation with a clean microfiber cloth. Okay. Then basahin lang natin siya ulit thoroughly ng soapy water. Okay. You may have to watch this video all over again, no, para maano ninyo yung procedure, yung pagkakasunod-sunod. Okay. So ngayon tutuklapin na natin yung ating protective film from the tint itself. Malaking bagay na hindi ako nagputol ng kuko. Yan. And as I am peeling off, mga ka-fix it, babasain natin ng soapy water yung ating
film. In that way, hindi mo na siya didikit agad-agad. Importante yan. Okay? Ito muna yung kalat ko. Diyan muna yung salapag. Okay. So kapag ka-ready na yan mga ka-fix, itupiin muna natin siya. Papasok na ganyan. Buksan natin yung pinto. Then, didikit na natin siya ngayon. Okay, get a comfortable position. Then, bubukan na natin siya. Papwesta na natin ngayon yung ating film sa ating window. So bago yung ibabaw mga ka-fix it, unahin po natin yung ilalim na part, no? Kailangan maisuot natin yung ilalim na part ng ating film. Dudulas naman yan. Ganoon din dito sa part na ito. Yan. Okay. Slide in place. Unti-unti, dahan-dahan lang, huwag natin bibiglain. Baba natin yung ating window. Dahan-dahan. Soapy water. Kung nararamdaman nyo medyo dumidikit siya, apply ninyo na soapy water mga ka-fix it. Important. Okay. Pwesto lang natin na maayos yung film. Mag-iwan lang tayo ng konting space sa ibabaw mga ka-fix it ng window tsaka ng film. Yan. Importante na may space yan para pag pumasok na siya dito sa rubber grommet, hindi sasabit yung film. Okay, like so. Pag nakalapat na yan ng maayos mga ka-fix it, iangat natin pa unti-unti yung ating window, making sure na hindi siya sasabit. Pero kapag ka sumasabit mga ka-fix it, ang pwede ninyong gawin dyan, i-curve natin ng konti itong part na ito. Ayan. Okay? Then, pasok ulit natin siya. Okay. So, pag nakapasok na, angat natin ng unti-unti ulit. Ayan. Okay, mga ka-fix it. So, kapag nakapasok na yan, check natin yung mga ila-ilalim. Pasukan natin ng card. Making sure na lumapat siya ng maayos. Okay. So, ngayon na alam natin na lumapat siya ng maayos, pwede na natin anuhin yung soapy water palabas. So, bago natin gawin yon, ispray muna natin ng soapy water again. Then, simulan natin sa gitna para dumulas yung ating squeegee. Kuha lang tayo ng microfiber, no? Para dun sa sobrang mga tubig. Yan. Then eliminate natin yung soapy water sa loob ng film. Okay, baba natin yung window natin, roll down natin, unahin natin dito sa taas. Okay. Dahan-dahan lamang, take your time mga ka-fix it. Huwag tayo magmamadali sa mga ganitong klase ng procedure. Kasi minsan pa nagmamadali tayo, diyan nangyayari mga unnecessary mistakes. Unfortunate mistakes, no? Eliminate lang natin yung mga soapy water as much as possible. Tsaka yung mga water bubbles, no? Air bubbles. Air pockets. Tsatsagayin lang natin yan mga ka-fix it.
Kung hindi kayo confident sa ganitong klase ng squeegee, pwede kayong gumamit ng mga rubber squeegee. May mga nabibili naman nun. But again, as I've said earlier, I'm just trying to make use of what I have and ano yung kasama dun sa packaging nung nabili nating tint, no? Gusto ko lamang malaman kung possible nga ba talaga na mag-tint ng window gamit lamang itong ganitong klase ng squeegee. Which is, I think, effective naman, no? Mga ka-fix-it. As you've seen dito sa installation na ito. Yung mga imperfections na ganyan na hindi masyadong pantay, that's okay with me. Kasi hindi naman yun masyadong makikita kasi pag sarado naman yung window, hindi naman yan kita, no? Sara natin ulit yung window and then let's repeat the process dito sa baba. Kung mapapansin niyo dito sa tint natin mga ka-fix-it, meron kayong makikita dyan, no? Ayan, mga air pockets. Parang tupi nung ating tint. So, normally nangyayari yan, lalong-lalo na kapag ka-curve yung window na pag-i-installan ninyo yung tint. Kasi syempre, pantay po yung ating tint, then curve yung pag-i-installan ninyo, kaya mangyayari po talaga yan, lalo sa mga part na ganito, sa mga gilid-gilid, sa mga baba. So, ang gagawin natin mga ka-fix-it para ma-eliminate yan, isi-shrink natin yan to fit the curve of the window. Gagamitin natin yan ng mainit na hair blower. Okay, tatapatan lamang natin yan a few seconds, a few minutes para ma-shrink natin yan to size, then palalapatin natin yan gamit yung ating squeegee. Kasi kung hindi natin gagawin yan mga ka-fix it, no, kung mapapansin niyo dito, ayan, kitang-kita po yan. No? Ang pangit tignan mga ka-fix it. So, i-eliminate natin yan by using heat, no? So, wala tayong heat gun or heat blower, so pwede na tong hair dryer, no, mga ka-fix it. Okay, so napatunayan ko na yan, effective yan dahil ginawa ko na po yan dun sa kabila and gagawin po ulit natin dito. Okay? Hintayin lamang natin na uminit. Ayan, mainit na siya. Okay, tatapat lamang natin yan. At susuklay-suklayin natin. Okay mga ka-fix-it, so kita nyo naman yung mga air pockets or yung mga guhit-guhit kanina na puti na eliminate natin gamit lamang ang hair blower mga ka-fix-it or hair dryer. Hair dryer ni Mrs. Wow naman! Wow! Wow! Okay, so check natin sa labas. Ayan mga ka-fix-it, so kita nyo naman yung kaninang masasama, yung pangit na guhit-guhit dyan na puti, nawala na mga ka-fix-it. So since successful installation natin dito, actually may nakikita pa rin ako ditong air pocket, so eliminate natin yan sa part na yan. So para ma-eliminate yan, ayan, lalagamitan lamang natin ng squeegee, then papasadahan lang natin yan sa gilid. So try natin i-heater yan kung ayaw niyang mawala. So pag na-eliminate na natin lahat ng air bubbles, air pockets, and anything else. Actually may nakikita pa ako dito. Minsan it's better to angle yourself na mas mababa dun sa window, no? It's better to angle yourself na mas mababa dun sa window para mas kita ninyo. Ayan, oh, may mga maliliit pa. Okay? Okay mga ka-fix-it, na-eliminate na natin lahat ng air bubbles, air pockets. So ang gagawin natin ngayon, final finishing touches. Pupunasan natin siya ng microfiber cloth. Ayan. Siyempre pati yung labas. So yung mga nakikita natin na medyo dumi-dumi pa na yan, magki-clear up din yan kasi matutuyo yan. Yan pa yung sabi nga nila sa pag-install ng tint, may ilang days kang iintayin para tuluyang mawala yung mga soapy water sa pagitan ng tint and the window, no? Matutuyo lahat yan. In due time mga ka-fix it. So sa ngayon,
meron pa talaga mga residue na naiiwan. Okay? Diyan medyo kita diyan, pero sa part dito na una natin ininstallan kanina, ayan, hindi masyadong kita, no? Pero kapag tinitigan mo siya, mahahalata mo yung mga soapy water na nandyan pa sa pagitan ng tint and ng ating window. Okay, that's natural mga kapiksit, mawawala din yan in a few days. Okay? Isi-seal natin tong ibabaw by applying heat dito sa edges na to, then i-shrink in place natin siya para magdikit siya, maglapat siya ng maayos, at kapag inangat natin yung ating window sa rubber grommet, hindi siya sasabit. Okay, dahil lapat na siya at hindi siya matatanggal. Okay, gawin natin yan. Okay mga kapikset, so nag-seal up na yung ating tint dito sa ating window. Yan, kaya pag nilapat natin siyang ganyan, lalapat siya ng maayos. Okay mga kapikset, so I have just finished installing the tint dito sa ating mga door panels ng ating sasakyan. Sa driver side, passenger side, and the back side mga kapikset. So kita nyo naman, ayan. Dark na yung ating tint dyan, 5% dark, 5% na lamang yung papasok na light dyan kapag nasisinagan siya ng araw. So as you can see, yan, dark tint na po yung ating mga window sa ating mga door panels, pati dito sa kabilang side ng sasakyan. Yan mga kafixit, kitang kita nyo naman. It's not professionally installed mga kafixit, and it's not 100% perfect, pero happy ako sa installation na nagawa ko. Kasi actually, first time ko pa lamang po itong ginawa, no? Sa ating sasakyan. And first time ever ko pong ginawa na nag-tint po ng window ng sasakyan mga ka-fixit. And I'm happy with the results mga ka-fixit. Although, there are some imperfections, pero okay na din yan with regards to our first installation mga kafixit. Okay mga kafixit, so I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fixit Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!